Sa laban ng Lakers at Jazz, mga idol, ay nagtala po si LeBron ng 17 points, 10 rebounds, and 8 assists. Kung yan lang po ang inyong papansinin ay sasabihin niyong okay naman ang naging laro niya. Pero by LeBron standards at kung pinanood niyo yung laro, hindi siya yung karaniwan nating LeBron na kilala. Katulad dito, nahuli siyang natutulog sa depensa at kunwaring may binibigay na flare screen itong si Markkanen, sabay slip papasok at si LeBron ay nakatayo lang dyan. Doon nangyayari naman yan sa kahit kanino. Ito mga idol, binabantayan niya si Jordan Clarkson. Now, if sabihin nating LeBron to from 10 years ago, malamang ito yung parating nasa conversation ng Defensive Player of the Year. Yun yung panahon na MVP siya at basically wala talaga siyang weakness. Pero syempre, year 20 niya na to so hindi siya nakasabay sa bilis si JC this time. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo pong mag-register ay i-click nyo lang ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. Type nyo rin ang ating promo code na JonasTV at maaari kang makakuha ng up to 7,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin nyo lang syempre na magiging responsable kayo sa inyong pagbet. Matapos tangkihin ni LeBron itong si Olynyk, talagang naipit si Clarkson sa loob at natigilan. Although kita natin si LeBron dito na nakatayo lang dyan. Ang hula ko dito ay minamanmanan niya si JC kung ipapasa niya doon sa corner kay Conley. Pero napabayaan na niya si Olynyk at basically hindi na rin niya chinallenge. Mga ilang beses ko rin napansin mga idol na maaari sanang maging help defender si LeBron pero pinipili niyang manatili sa tao niya na nasa corner. Though hindi ko alam if ganyan ba talaga ang sistema ni Coach Ham na hindi ka talaga mag-help. Kung ganun nga, edi ginagawa lang po ni LeBron yung utos ni Coach. Pero if allowed naman kayo na mag-help defense dyan, okay na opportunity siguro to upang tulungan niya ang kakampi niya. Parang ito, pwede siguro siyang mag-help na salubungin si Clarkson dyan. Pero baka nga yan ang mando ni coach sa kanila na huwag iwanan ng corner shooter. So hindi rin talaga natin sigurado kung error yan o hindi. Dito sa pagmintis niya mga idol, sino yung kalaban niya sa talunan? Si Jared Vanderbilt. After ilang mga segundo, andito na si Vando na pinupush ang tempo at si LeBron ay hindi na natin nakikita sa frame. Hindi na nga siya bumaba talaga. Again, ito ay base sa plano ni coach. Actually, sumisignal po si LeBron kay Lonnie Walker dyan na siguro mag-switch sila ng bantay. Pero nanatili si Walker sa ilalim ng screen ni Sexton at si LeBron ang currently walang tao dito. Buti na lang mintes. Itong mga ganitong body bump sabay layup ay almost automatic na rin talaga kay LeBron kahit hanggang ngayon. Struggling lang din talaga siya recently. Again mga idol, apat lang ang Lakers dito habang nagpa-fast break ang Jazz. Struggling talaga siya the past 2 games sa kanyang outside shooting. This game ay wala rin siyang naipasok na 3. Tapos naghahabol pa ang team niya currently habang paubos na po yung oras ng 4th quarter. Then ayun, pumukol siya ng step back 3 na to na may defender pa sa harapan. Kung sa tingin nyo mga idol, medyo nag-iba yung boses natin, may sakit lang talaga tayo ngayon. Well, sinabi nga ni LeBron last game na hindi siya 100% na naglaro noong Pelicans at muntik pa nga siyang hindi makapaglaro noon dahil nga sa sakit niya. Bedridden daw siya simula noong Sunday last week, so baka yan din yung dahilan kung bakit struggling siya sa huling dalawang laro niya. Pero kung hindi yan, baka signs na rin siguro to na yung edad niya ay yung may epekto na talaga sa kanya. Which is acceptable naman since magta 38 years old na siya bago mag New Year. Pero knowing LeBron, magbabounce back yan malamang. This game po ay tumira lang siya ng 36.8% from the field at 0 out of 5 from deep. Kayo ba mga idol, sa tingin nyo, senyales na ba to ng father time para kay LeBron? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section.
down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay papindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.